debits and credits, the double entry system. Accounting is based on double entry system, which means the dual effect of a business transaction is recorded. Each transaction affects at least two accounts. The total debits for the transaction must be always equal to the total credits. Remember, nung tayo ay nasa discussion ng financial transaction worksheet, nung nag-prepare tayo ng financial transaction worksheet, para ma-determine natin ang effect ng particular na transaction sa basic accounting model, dapat laging balanse ang total ng assets sa liabilities and equity. Kagaya nito, 350,000 equal 350,000. Ganun din sa double entry system. Hindi pwedeng isang account lang ang affected ng transaction. Dapat at least laging dalawang accounts. And dapat yung figure ng total debits is palaging equal sa total credits. Pagpasok natin sa pag-prepare ng journal entry, doon natin ma-apply itong sinasabi ng total debit must be equal to total credit sa ating susunod na discussion. Account may be defined as a detailed record of the increases, decreases, and the balance of each element that appears in the entity's financial statements. So, ito ang example ng account. Ayan. Let's say, ito yung unang-una, cash. Cash is the account title. And sabi, account defined as a detailed record of increases, decreases, and the balance of each element. So, example ulit yung cash. The cash is the account title. And dito, yan, yung portion na yan ng cash, diyan natin nakikita yung increase and decrease and the balance nung particular na account title, which is cash. Yun yung tinatawag na account. Cash, ayan, ito pa yung other example. We have the accounts receivable, the computer supplies, and computer equipment. Nakikita natin yung increase and decrease and the balance ng particular na account title. Okay. An account is debited when an amount is entered on the left side of the account and credited on the right side. So, ito yung yung figure ng account or yung sinatawag nating T account. Ang T account ang pinakasimpleng representation ng account. So, bakit siya T account? Kasi yung figure niya or yung itsura niya mukha siyang letter T. Yan, letter T. Then, ang sabi, ang account is debited when an amount is entered on the left side. So, ibig sabihin nun, kapag naglalagay ka ng figure sa left side ng T account, meaning debit side. And credited when yung figure ay nilagay mo sa credit side. Account title, kapag ang figure ay nasa kaliwa or left side, means debit. Kapag nasa right side naman ang figure na nilagay mo, credit side. For further discussion ng debits and credits, balikan natin yung basic accounting model. Assets equals liabilities plus owner's equity. And itong basic accounting model na to, let's say gawin natin siyang isang single na T account. So, T account. And ang equal sign, yun yung magse-separate sa kanilang dalawa. Ayan. Okay. T account. Nag-separate yung asset, tsaka liabilities and owner's equity. Sabi kanina, ang account is debited when entered on the left side. So, ibig sabihin, kapag naglagay ka ng figure sa left side ng T account,
debited. So, itong left side ng T account, lagyan natin siya ng debit. Ayan, asset, debit. Ngayon, ang sabi naman, ang account ay credited kung ang figure or amount ay nilagay sa right side. So, ang liabilities and owner's equity ang nasa right side. So, ibig sabihin, sila yung natapatan ng credit. Ayan, credit. Credit. Okay. Anong ibig sabihin nan? Ibig sabihin lang nan, ang assets, ang normal balance ng assets ay debit. Ang normal balance ng liabilities ay credit. Ang normal balance ng owner's equity ay credit. So, in general, sa asset, walang problema, debit. Sa liabilities, credit. Sa owner's equity kasi, in general, credit. Pero, ang owner's equity ay may composition. Meron pa tayong mga hindi nako-consider. Like yung mga transaction na nag-e-effect sa owner's equity. Such as investments, withdrawals, revenues, and expense. Owner's equity. So, ang owner's equity ay may composition, which is ito. Ayan. Owner's equity, considered yung owner's investment, yung revenue, expense, and withdrawals. So, ito yung mga transaction na nagpapa-affect sa owner's equity. So, kung ito ang composition ng owner's equity, we have the investment, revenue, expense, and withdrawals, pwede nating i-expand ang basic accounting model. So, i-expand natin siya. Debit. So, still assets equal. So, sineseparate pa rin sila ng T account. Liabilities plus the owner's equity, OE, plus revenue minus expenses minus withdrawals. So, in-expand natin ang basic accounting model. Asset equals liabilities plus owner's equity plus revenue minus expense minus withdrawals. Okay, for mastering the debits and credits, medyo inconvenient na makita ang basic accounting model ng gantong itsura. Kasi, iba-iba ang operation sign. Sa asset, walang problema kasi nagsosolo. Pero yung portion ng right side, which is may liabilities and owner's equity, plus revenue, merong magkaibang ano, may magkaibang operation sign, which is negative. Merong minus expense, minus withdrawals. Again, for the sake of mastering the debits and credits, itatranspose natin itong expense and withdrawals sa right side. Okay, so magkakaroon dito tayo ng transposition. So, medyo application siya ng ano, ng algebra. So, itong mga negative na to, para maging pare-parehas ang kanyang operation signs, yung expense and withdrawals, ililipat na natin dito sa left side. So, withdrawals, negative siya sa right side. Kapag nilipat natin yan dito sa left side, magiging positive withdrawals. Itong negative expense, kapag nilipat to sa left side, magiging positive expense. Then, plus assets. Withdrawals plus expense plus assets equals liabilities plus owner's equity plus revenue. Ayan. Pare-parehas na siya ng operation symbols. Pare-parehas na siyang positive. Then, we can conclude
na ang withdrawals, expense, and assets, ang normal balance niya ay debit. Ang liabilities, owner's equity, and revenue, ang normal balance niya ay credit. Ngayon, para mas matandaan natin siya, gagawa tayo ng code. So, ang withdrawals, ano ba ang other term ng withdrawals? Ang other term ng withdrawals ay drawings. Gawin mo na lang siyang drawings / withdrawals plus expense plus assets equals liabilities plus yung owner's equity. For the sake of mastering the debits and credits, gawin na muna natin siyang equity plus revenue. Okay. Drawings, letter D. Expense, nagsisimula sa letter E. Assets, nagsisimula sa letter A. Liabilities, letter L. Equity, letter E. Revenue, letter R. So, ang magiging magic word natin ay dealer. Yan, dealer. Dealer, drawings, expenses, assets, nasa debit side. Liabilities, equity, and revenue, nasa credit side. Dealer. Okay, we have the specific account title, the debits, drawings, expenses, assets, debit side, credits, liabilities, equity, and revenue, right side. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng figure na to? And ito na yung magic word natin na dealer. Dealer, yung D would be the debit, ler would be the credit. Okay. Drawings, expense, and assets, yung D. Ibig sabihin nan, increases in drawings, expenses, and assets are recorded as debits. Since na ang drawings, expense, and asset located siya sa debit side, therefore, kapag nadadagdagan tong mga account na to, nire-record siya as debit. Decreases in drawings, expenses, and assets are recorded as credits. So, kapag nababawasan naman ang drawings, expense, and assets, nire-record naman siya as credit. Normal balance is debit. Kung ano side ang nagpapa-increase sa account, yun yung normal balance niya. And ang drawings, expense, and asset, nasa left side, debit. Therefore, ang normal balance niya ay debit. Liabilities, equity, and revenue. Yung LER naman. Increases in liabilities, equity, and revenue are recorded as credits. Meaning, kapag nag-i-increase naman ang liabilities, equity, and revenue, kapag nadadagdagan siya, nire-record yung figure na yon as credit. Decreases in liabilities, owner's equity, and revenue are recorded as debits. So, kapag nababawasan naman ang liabilities, equity, and revenue, nire-record naman siya as debits. Normal balance is credit. Kasi, itong tatlong accounts na to, nag-i-increase siya as credit. Therefore, normal balance niya ay credit. Tandaan lang natin itong figure na to and yung magic word na dealer. And drawings, expenses, assets as debit, normal balance. Liabilities, equity, and revenue, credit side, normal balance.